Sana natin at kung paano magluto ng masarap at malinamnam na Belenong Bangos. Tara na! Unang-una, pipirate natin ito para nang sa ganun ating mabubulot at mahihila yung laman sa loob. Pangalawa, susunsunin sa paganito, dahan-dahan siya para hindi masugat yung balat ng bangos. Ayan po, makikita nyo. Ayan. Pagtapos na isang masunsun pa ikot, hihilain po siya palabas yung laman. Dahan-dahan din po para hindi naman masira yung balat ng bangos. Ayan po, nakalabas na. Tapos, nililisin mo yung loob para makuha mo yung nakitirang laman sa loob para mahalo naman at dadami. Ayan. Ayan na po. Tatapin mo yung balat. Pagkatapos mo natin tinanggal yung bangus sa loob ng bahay niya, atin po itong pakukuluan sa kawali. Iuuna po natin yung suka at saka konting toyo. Pagkatapos po, ilalagay po natin itong bangus. Pakukuluan po siya hanggang matanggal, maluwambot at matanggal yung mga buto-buto. Nung naisarang natin yung bangus sa ano, sa kawaling may tuyo at saka suka, ganito po ang mangyayari. Uukay-ukayin niyo po siya hanggang siya po yung malasog-lasog at kakalas po yung maliliit na tinik. Ganyan po ang mangyayari sa bangus. Tapos na po ang tuyo na yung ating minuto kanina na laman. Isasalan na po natin sa lagayan para atin pong matanggalan ng tinik. Kailangan po importantit matanggal lahat ng tinik para po hindi mabutas yung kanyang katawan ng bangus, balat. Ayan po. Ito na po yung ating sinalang kanilang laman. Papakita ko po sa inyo kung paano po sa inyimayin. Ganito lang po yun. Tatanggalan lang po natin ang tinik. Para lang sa ganun eh, wala pong problema sa pagkain. Ibabalik pa po natin ito sa lagayan. Ito po yung laman ng bangus na kinalas natin kaya na tinanggalan ang tinik. Lulutuin na po natin siya ngayon. Let's get it on! Una, mantika. Ilagay natin yung sibuyas. Isunod natin yung patatas. Sunod-sunod po siya. Carrots. Bell pepper. Muna natin, bago natin ihulog yung laman. Ayan na, luto na po yung laman, gulay. Ihulog na po yung laman. Susunod po natin yung asin, betsin, kasing betsin lang, raisin, at kunting sugar. Ayan po. Lulutuin na po natin siya. Ayan. And then, lastly, yung itlog. Lumuwak yung apoy. O. Slow-fire na po tayo para dahan-dahan siya. Yung ating ginisang laman ng bangus kanina, ito na po siya, kasama na po yung mga ingredients. Luto na po to siya, masarap na to siya. Ngayon, ibabalik na po natin siya sa kanyang katawan. Ganito po, paano magbalik. Dahan-dahan lang po. Pagkatapos po mapuno, sasaw-saw po natin sa harina. Okay.
Bago po natin isalang sa mainta kawali. Ayan na po. Slow pa. Babalik kami po natin para pareho po ang laban nila sa loob. Matapos mo natin i-prito kanina, eto na po, luto na po siya. Ngayon, papatuloy natin yung mantika. Yan. Ilagay natin sa ating plato. Ayan na po. Ayan na yung finished product ng Rellenong Bangus. So ano, kain na na! Ito na po yung ating finished product na Rellenong Bangus. Masarap po ito. Subukan niyo pong lutuin sa bahay nyo. Shout out nga po pala. Nagpapasalamat po kami kay Bing at kay Sunny dito po sa Oras Canteen na papahiram ng kusina. Kung gusto nyo pong makatikim ng masarap at malinanam na barbecue, punta na po kayo dito sa Adriatic Street at corner San Andres Street, Malate, Manila. Maraming salamat po.